Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. At andito na tayo sa kabanata ng Afdalul Ulum, Ta'allumu Kitabillahi Ta'ala. Ang pinakamainam na kaalaman ay ang pag-aaral ng aklat ni Allah. Na yung tinutukoy dito, syempre, na pag-aaral ng Quran, lahat-lahat, pag-aaral ng pagbasa nito, pag-aaral kumbaga sa pagkakabisado nito, pag-aaral sa pag-unawa dito, syempre pagsasabuhay ng Quran. Ito yung tinutukoy dito, hindi lang tajwid. Okay, hindi lang tajwid yung ilmul Quran, hindi lang yun. Marami pang ibang kaalaman na may kinalaman sa Quran. So huwag kayong tutulad sa mga tao na kumbaga, masyado nilang pinahalagahan yung tajwid pero binaliwala nila ang iba. So dapat sabay-sabay, pare-parehong pinag-aaralan, inshallah. O minsan pa nga, mas mabibigyan ng priority yung akida o yung fiqh kaysa sa tajwid. Pero yun nga, dito halimbawa, kumbaga nakuha na natin yung bare minimum ng tajwid, so, sapat na yun, inshallah. Hindi naman kailangan ng tao magpakadalubhasa. Okay, hindi maganda rin na ano eh, dalubhasa ka sa tajwid, kumag ka naman sa akida tsaka sa, ano, sa fiqh, walang silbi. Yung tajwid, kahit tajwid master ka pa, o ano, founder. Kailangan ano, pare-pareho yung ano. Sabay-sabay ba de-develop sa tao yung ano, yung kaalaman. At yun nga, yung napagtanto ko ito dati nga, yung naranasan ko doon sa Saudi. Yung ay meron ako estudyante, meron kaming estudyante na ano, ayaw dumalo sa ibang subject. Doon lang siya nakababad doon sa tito ni Saad. Yung tito ni Saad kasi nagtuturo ng tajwid. Tapos ako, subject ko, akida, fix sa akin yung iba, ano, iba. Mas may iba pang nagtuturo uli. Basta nandun lang siya nakatambay sa tajwid. Hindi siya lumilipat sa akin. Eh, may mga taong ganun kasi nga, yung tajwid, yung isang ano eh, pwede niyang ipagmalaki, pwede ipagmayabang, pwede kang purihin. Dahil mahusay ka magbasa, maganda ka magbasa, marami kang nakabisado, pwede kang purihin ng tao. Pero walang marunong sa akida na pinupuri ng tao. Wala. O marunong sa fiqh na pinupuri ng tao. Yung ano, yung madalas na sensationalize yung nananalo sa contest o maganda yung boses sa pag-iimam, yun. Pero yung iba wala. Eh, kaya yung mga tao nagkukumahog din sa tajwid. Pero hindi yun. Maraming tao yung hindi na-develop ng maayos yung kanilang Islam. Magaling bumasa ng Quran pero kriminal. Magaling bumasa ng Quran, marami nakabisado pero walang hiya. So dapat pare-pareho, sabay-sabay inshallah. Katulad kung paano din pinag-aralan ng mga Muslim, ng mga sahaba, ng naunang mga Muslim, ng mga sahaba, ang relihiyon na ito. Sabay-sabay. Sabay-sabay inshallah. Di ba doon sa sira na talakay natin, so bukod doon sa pagbaba ng mga aya ng Quran, syempre, kinakabisado nila at pinag-aaralan niling kahulugan at aral nito. So nag-ano na rin sila noon, nagwuwudu at nagsasala doon pa lang sa Makkah. Sa ano, naunang panahon ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat 'yun importante inshallah. So dito natalakay na natin yung ilang mga katotohanan tungkol sa pag-aaral ng Quran. Waidan fal-Quranu adimul afir adimul athar ala sahibihi haytu yaqtadil qari biha fil Qurani min adabi wa tawjihat Rabbaniya. Wa tawjihatin Rabbaniya.
Isa sa mga mapapakinabangan pa ng tao sa pag-aaral ng Quran, bukod sa ito yung pinakamainam na kaalaman, na yung dalil, pangunahing dalil sa pagsasabi na ito ang pinakamainam na kaalaman, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. At iba pang mga pakinabang dito na ito nga ay nagtutuwid sa paniniwalaan ng tao at nagagabay sa matutuwid na gawain. Katulad sa ayah, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Na tunay na ang Qur'an na ito ay naggagabay patungo sa tuwid, matuwid, at nagbibigay ng magandang balita sa mga mananampalataya at gumawa ng mabuti na para sa kanila ang mabuting gantimpala mula kay Allah. So yun ang dahilan kung bakit mahalaga mapag-aralan ng Quran. So mula rito, kinukuha ng nagbabasa ng Quran yung mga aral mula sa Quran, at ang mga aral na ito hindi basta-bastang aral dahil ito ay mga aral na nanggaling mismo sa kanyang Panginoon. Kung yung tao natututo o nakakakuha ng pakinabang sa pamagitan ng pagbabasa ng libro ng tao, paano pa kayo paglibro ng Panginoon? So mas makikinabang siya dito, inshallah. Fatajiduhu hasanun alaklak, jammat tawadu, daimul khushu. Yung tao na nag-aaral ng Quran, tunay na nag-aaral ng Quran, matatagpuhan niya ang kanyang sarili, inshallah, na mabuti ang asal, mapagpakumbaba, at palaging mayroong khushu. Ang khushu, pagpapakumbaba rin. Pero dito sa konteksto rito, kapag sinabing tawadu, pagpapakumbaba, khushu, pagpapakumbaba, pero tawadu, pagpapakumbaba ng tao sa kanyang kapwa-tao, at khushu, maring maunawaan din, pagpapakumbaba naman ng tao kay Allah, sa kanyang Panginoon. At ganyan din, daimul kusyu at taani, kusyu at taani, magkarugtong pala ito. So palagi siyang nagpapakumbaba at siya ay nagtataglay ng taani, yung kababaang loob. So sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, yan bagi likari al-Quran ay yu'rafu bilaylihi idan nasu naimun. وَبِنَهَارِهِ إِذَا النَّاسُ مُسْتَيْقِدُونَ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ وَنِسْمَتُهُ إِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ. So marapat daw sa nagbabasa ng Quran na siya sa gabi ay kumbaga nagsasabuhay, o kaya ay yun nga, nagbabasa o nag-aaral ng Quran habang tulog ang mga tao. At tinutukoy dito yung kanyang pagiging abala sa tahajjud, pagiging abala sa iba pang mga gawain na ginagawa ng isang matuwid na mananampalataya sa gabi habang yung mga tao ay tulog na. At yung gabi na tinutukoy dito, syempre, maaring pagkatapos ng Isya o bago mag-Fajar, mga panahon na tahimik. Mga panahon na tahimik. At ito ay isang gawaing pagsamba nga, lalong-lalo na yung witir, isang gawain na voluntaryo na binibigyang diin ng mga sahaba radiyallahu anhum, na sukdo lang umaabot sila doon sa punto na kapag yung tao hindi alam nila o kilala nilang hindi nagsasala ng witir, hindi nila tinatanggap ang kanyang pagsaksi. So, mainam na ugali ng tao yung nagsasala ng witir, o yun nga, bare minimum yun, yung witir. Siyempre, kung kaya pa niya yung tahajjud, inshallah. At yung tahajjud, parang tarawih lang din. At walang limit naman. Pwede ka magtahajjud ng 5 minuto, pwede ka magtahajjud ng 10 minuto, isang oras.
walang problema, inshallah. Again din, marapat na yung nag-aaral ng Quran ay abala rin dito habang ang mga tao ay gising sa araw. Kumbaga, kung yung mga tao, halimbawa sa araw, abala sa pagtatrabaho, abala sa pagninegosyo, o ano pa mong pinagkakabalahan nila, pag-aaral. So yung tao, naglalaan din ng kanyang oras sa Quran. Ngayon din, ang nag-aaral ng Quran ay marapat na nakikilala sa kanyang pag-iyak habang tumatawa ang mga tao. Ibig sabihin, na nakikita niya yung mga katotohanan na nababanggit sa Quran, na hindi nakikita ng mga tao na, kumbaga, walang ginagawa sa mundo, tawa lang ng tawa kasi kakascroll sa Facebook o kung ano-anong kalokohan. So basically, sinasabi rito ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu na marapat na maging special ang tunay na nag-aaral ng Quran. Yung kumbaga special na nahihiwalay siya o nakaangat siya kung ihahambing sa iba pang mga tao. Nakaangat siya kung ihahambing sa mga tao, sa kung anong ginagawa niya sa gabi, kung anong ginagawa niya sa araw, at kung ang mga tao ay tawa lang ng tawa sa mga, bawo sa ngayon, maraming kalukuhan ngayon yung mga vlogger, kung ano, iba bastos na eh. Yung lumalabas sa Facebook, puro ano na, kagaguhan na talaga. So, yung tunay na nag-aaral ng Quran ay hindi mag-aaksaya ng oras sa mga ganitong bagay. At siya ay nananatiling matuwid kahit yung mga tao ay nanlilin lang o kaya kahit yung mga tao ay nagsasalita. Yung pala yung isa pang kahulugan ng Yahudun. Yung mga ano, yung mga tao na yung nag-uusap ng walang saysay tungkol sa mga bagay na walang saysay. Yung mga tao na nag-uusap ng walang saysay. Wayakulu Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu, at iniulat ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu. Nalala ko pala to si Abdullah, yung ano, mali pala yung nabanggit ko dun sa ano, yung dun sa Qiyamah al-Sughra, yung namalo ng Egyptian dun sa Omar series, hindi pala si Abdullah yun, si Muhammad, kapatid ni Abdullah. Si Muhammad bin al-As, yung nabanggit doon na kumbaga may pinalo siya na ano na Egyptian, tapos nagreklamo yung Egyptian, pumunta pa ng Madina para magreklamo kay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, at pinatawag silang mag-ama, si Muhammad at si Umar bin al-As. At ang naging hatol ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, hahampasin nung Egyptian si Muhammad bin Amr hanggang sa malugod ito na nakaganti na nga siya kay Muhammad bin Amr. Ang kinagalit ni Omar talaga doon sa ginawa ni Muhammad bin Amr bin al-As, yung sinabi nito na sabi ni Amr o sabi ni Muhammad bin Amr, tanggapin yung palo niya, tanggapin niya ito mula sa mga maharlika ng Egypt, kasi sila na yung namumuno noon sa Egypt. So gustong turuan ng leksyon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu si Muhammad bin Amr na walang saysay yung kanilang pamumuno kung ito ay pamumuno sa kalupitan. At paano nilang aalipinin ng mga tao na isinilang ng malaya. So hindi nila dapat yun ginagawa. At actually pagkatapos na hampasin ng Egyptian si Muhammad bin Amr, inutos pa ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu na hampasin din si Amr bin al-As. Pero tumanggi ng Egyptian at sinabi ni Umar na dapat hampasin din yung tatay dahil hindi magkakaganon ng anak kundi dahil sa kagagawan niya, kundi dahil sa kanya o ano pa mang maaring impluensya niya. Pero si Abdullah naging governor din talaga siya ng Egypt. Pero panahon na ni ano? Panahon na ni Muawiyah. Panahon na ni Muawiyah, naging governor siya ng Egypt. So sinabi niya
Layan bagi lihamilil Qur'ani an Yahuda ma'ah man Yahud. Hindi marapat sa siyang may tangan ng Qur'an, ibig sabihin nag-aaral ng Qur'an at nagsasabuhay nito, na siya ay makikipag-usap ng walang saysay doon sa mga tao na nakikipag-usap ng walang saysay. Ibig sabihin, nag-uusap-usap tungkol sa mga bagay na walang katuturan sa relihiyon. Okay, so hindi siya dapat nakikisalamuha sa kanila. Wala yajhalu, maaman yajhal, at hindi siya dapat nagpapakamangmang kasama ng mga nagpapakamangmang. Ibig sabihin, nang nagpapakamangmang, hindi nag-aaral. Kasi yun nga, yung feeling niya, sapat na yung Quran lang, nagkabisado ng Quran, yun na yun. Hindi ganun. O kaya nagpapakamangmang na hindi kumikilos ayon sa kaalaman. So dapat isa sa buhay ang kaalaman. Bagkos ang gagawin niya, walakin ya'fu wa yasfa lihaqqillah. Bagkos siya ay ya'fu dito, kumbaga sa kahulugan ng pagpapaumanhin o pag-iwas. At yung yasfa, at ito naman yung pakikipag-ugnayan. Bagkos ang gagawin niya ay yung makikipag-ugnayan siya at iiwas sa sino man ayon sa kung ano ang karapatan ng Quran. Walakin ya'fu wa yasfa lihaqqil Quran. Ayon sa kung ano ang magiging makatarungan sa Quran. Kumbaga, yung magiging pakikitungo niya sa mga tao kung magdudulot na kumbaga mangingibabaw dito ang Quran, makikitungo siya sa mga tao. Pero kung hindi, wag na lang. Okay? Kung yung mga tao, kilala ng mga wala namang pakialam sa relihiyon kahit nakikilala pang Muslim, eh pagkalayo-layuan niya yung mga tao na yun. Pagkatsismisan, nandiyan, nag-uumpukan. Pero pag magtuturo ng tauhid, sabihin, tauhid na naman, alam na namin yan. Yung mga tao na ganito, na Yahud, kumbaga nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay na walang saysay, pero pagdating sa tunay na pag-aaral, ayaw nila. Ayaw, yung mga ganitong pag-aaral, ayaw nila yun. Pero pag may party, pupunta sila doon. O kaya pag makikita nila doon yung mga kachika-chika nila, yun yung mga gusto nilang pupuntahan. Yun yung mga gusto nilang pupuntahan. At yun nga, yun ay isang masamang ugali dahil maaring masasadlak yun doon sa isa sa nawakidul Islam, yung pagtalikod sa pag-aaral. At hindi lang tinatalikuran ng tao yung pag-aaral sa ganung kalagayan, minamaliit pa. Hinahamak at pinagpapalit niya sa mga bagay na walang saysay. Okay? Sasabihin nila, ayaw nila dito kasi boring daw dito. Gusto nila dun. Kasi laging may party, laging may outing, laging may chismisan. Eh dun na sila. At tanggapin nila mula kay Allah kung ano yung hatol sa kanilang mga pinaggagawa. At yung, siyempre, yung Hamilul Quran, yung may taglay ng Quran, hindi siya ganun. Hindi siya sasali basta-basta sa mga taong ganun na kumaga Yahud, mga nangungusap lamang sa mga walang kwentang bagay. Lianna fi hukuki kalamillahi ta'ala. Dahil ito, lianna fi jawfihi kalamullahi ta'ala. So hindi siya basta-bastang nakikitungo doon sa mga tao na yun nga, suwail o kaya nangungusap lamang sa mga bagay na walang kwenta o hindi tunay na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sa kadahilanan na ang kanyang puso ay naglalaman ng aklat ni Allah. Kumbaga, kung paanong hindi natin dapat ipinapasok sa CR ang anumang may nakasulat dito na pangalan ni Allah o salita ni Allah, ganun din. Hindi natin ipinapasok yung ating mga sarili sa lugar na nilalapastangan si Allah o kaya ay nangungusap yung mga tao tungkol sa, at hindi lang nangungusap, gumagawa. Gumagawa yung mga tao ng mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat lalayuan niya yung mga lugar o yung mga bagay na yun, dahil tangan-tangan niya ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad kanat sadara li ta'limil Qur'ani ala
Maril Qurun fi Tarikhil Muslimin Al-Hadari. So yung pag-aaral ng Quran ay pinagpasapasahan ng iba't ibang mga henerasyon ng mga Muslim. Kaya nga sa panahon natin ngayon kung paano tayo nagbabasa ng Quran, ganun din nagbasa ng Quran ang mga sahaba. Kaya nga kahit yung pagbasa ng Quran, yung paraan ng pagbasa ng Quran, merong sanad. Merong sanad. Ay, halimbawa yung pinaka-popular ngayon, yung sanad mula kay Hafs bin Asim at yung sa iba pa namang mga bansa, yung Warsh at iba pang mga pagbasa. Halimbawa yung Dori. At meron silang iba't ibang mga katangian ng pagbasa. At itong mga sanad na ito, hindi mo pwedeng paghahalu-haluin. Hindi mo pwedeng paghahalu-haluin. Kasi kahit yung pagbasa ng Quran ay kumbaga may sanad. So, pinakamahalaga na mababasa natin yung Quran ayon sa isang sanad lang. Ang paghahalu-haluin, ibig ko sabihin, bawa babasahin mo isang aya, Warsh, tapos babasahin mo yung isang aya, Hafs an Asim, tapos babasahin mo naman yung isang aya ng Dori, hindi pwede. Kung magkakahiwalay na pagbasa, pwede. Bawa sa isang pagbasa mo, buo yun, Hafs an Asim. Sa isang mga pagbasa, buo yun, Warsh. Tapos isang mga pagbasa, Dori. Pwede, pero yung paghahaluhuliin mo sa isang pagbasa lang, hindi pwede. Kasi ano yan? Di ba yung sanad sa Quran, iba-iba siyang riwaya. At nangyayari sa iba't ibang mga pagbasa na naiiba-iba yung haraka. Naiiba-iba yung haraka. Yung ano, halimbawa dito, yung, hanap tayo ng halimbawa. Inaalala ko yun dun saan eh. Yung sa suratun na ba, halimbawa, meron ako narinig minsan, Dori yung kiraan niya. Wafutihatis sama, yun ang riwaya ni Hafs an Asim. Wafutihatis sama. Pero doon sa Dori, yung narinig kong pagbasa ng imam na Sudani, wafutihatis sama. So doon sa verse 19 ng suratun na ba, yung futihat, nagkaroon ng syadda, yung ta, yung pangalawang letra. Binasa niya ng futihat. Wafutihatis sama ufakanat abuaba. Na halos pareho ng kahulugan naman, fattaha, yufattihu. Yung fattaha tsaka fataha, halos pareho ng kahulugan naman. Pero, di ba, natalakay na natin yung ano, yung kapag nadaragdagan yung letra, nadaragdagan din yung balaga. So, yung futihat, magiging mas matindi yung kahulugan niya kaysa sa futihat. So, maaring manguhulugan yung futihat na, kumbaga, bubuksan ito ni Allah, yung langit, yung kalangitan, bubuksan ito ni Allah ng may puwersa, ng kumbaga matinding pagbubukas, yung futihat. So, ganun yung kahulugan doon sa pagbasa doon sa Dori. So, kung paghahalu-haluin mo yung iba-ibang riwaya, hindi maganda. So, dapat isang ano lang, isang pagbasa lang, inshallah. Fahada al-alamatul mu'arrik ibn Khaldun kad asyara fi muqaddimatihi ila ahamiyati tahfidil awladil Qur'anil Karim. So, si ibn Khaldun, sa kanyang panimula, sa kanyang aklat, ay binanggit niya yung kahalagahan ng pagpapakabisado sa mga bata ng Quran. Siyempre yung mga bata pinapakabisado natin sa kanila unang-una, siyempre Suratul Fatiha, mga maikling sura at iba't iba pang mga aya, inshallah. Wa audaha anna ta'lim al-Quran huwa asasut ta'lim fi jami'il manahij ad-dirasiyah fi mukhtalifi biladil muslimin. At binigyang diin niya, nilinaw niya na ang pag-aaral ng Quran ang marapat na nauunang pinag-aaralan kahit pa iba-iba ang mga curriculum o mga sistema ng pag-aaral sa iba't ibang bansa ng mga Muslim.
sa maring magkakaiba-iba. Halimbawa, sa Saudi Arabia, sa Southeast Asia, maring iba-iba. Pero dapat hindi nawawala ang Quran. Liannahu shi'arun min sya'irid dinil ladhi yu'di ila rusukil iman. Dahil ang pag-aaral ng Quran ay kabilang, o dahil sa ang Quran mismo, dahil ang Quran mismo ay kabilang sa mga sagisag ng relihiyon na kapag ito'y napagtibay sa tao, ay magiging dahilan na magiging matatag din ang kanyang pananampalataya. Okay? Magiging matatag ang pananampalataya ng tao kasama ng kanyang pagkakabisado at pagsasabuhay ng Quran. Kaya hindi pwede rin na mayroong tao na 10 taon na siyang Muslim, hindi pa rin niya kabisado yung Suratul Fatiha. Paano siya naging Muslim sa loob ng 10 taon na yun? Paano siya nagsala? Paano niya inaalala si Allah? Kung di niya alam kahit yung Alhamdulillah. Wala lang, yun lang. Muslim lang siya nagsyahada. So importante yung Quran. Kasi may kinalaman ito unang-una sa ating mga paniniwala. Nababanggitin din kaisahan ni Allah. Yung mabuting pakikitungo ng tao kay Allah, halimbawa. Kaisahan ni Allah sa Surat Al-Ikhlas. Yung pakikitungo ng tao kay Allah sa Surat Al-Fatiha, kung paano tayo mananalangin sa Kanya. Siyempre, yung Surat Al-Fatiha, may practical na aplikasyon, nire-recite sa sala at iba pang tulad nito. Paano yung nagagawa ng tao na wala siyang kabisadong Quran na kahit na ano? Na minsan nga Arabo pa, tatanungin mo, Surat Al-Fatiha, i-recite niya Surat Al-Fatiha, wala talaga. Zero. Wala talaga. So kailangan nagkakabisado yung tao, yung Muslim ng Quran, inshallah. Wakana ta'limul awlad lil Qur'ani mundus sigar huwa hadyi salafina rahimahumullahu ta'ala. At yung pagtuturo ng Qur'an sa mga bata ay kabilang sa gabay ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Fahadal imamu Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, so si Sheikh Abdurrahman Ar-Razi, sinabi niya, Lam yaduni abi ashtagilu fil hadithi hatta qara'tu al-Qur'ana alal fadli bin Shadan Ar-Razi. So yung tatay daw niya ay hindi siya pinahintulutan na maging abala sa anumang iba pang subject hanggang sa makapagbasa muna siya ng Quran sa kanyang teacher ng Quran noon, si Al-Fadl bin Shadan Ar-Razi. So baka kamag-anak niya rin ito na nagtuturo sa kanya ng Quran. So binabantayan talaga siya ng kanyang tatay na magbabasa muna siya ng Quran. So dito sinabi ni Sheikh, Ara'ayta ya akhil karim, kaifa annal imam Aba Hatim Ar-Razi lam yada waladahu yashtagilu bis sunnatin nabawiyah. So nakikita mo ba, aking kapatid, na si Imam Abu Hatim, hindi niya pinapahintulutan yung anak niya na mag-aral ng hadith hanggat hindi nagbabasa ng Quran. So hadith na yun, ayaw pa na mauuna nung tatay niya na basahin niya hanggat hindi siya nakapagbasa ng Quran. Paano pa kaya yung tao na inuuna yung kabulastugan kaysa sa pagbabasa ng Quran? So nagpapakita yun ng kanyang pagpapabaya. Ragama fadluha wa sharafiha. So yun nga, sa kabila ng pagiging mataas ng antas ng pag-aaral ng mga hadith, ay nauna pa rin pinag-aaralan ni Abu Hatim ang kanyang pag-aaral ng Quran. Na hindi niya ito gagawin hatta kara'al Quran, hindi niya ito gagawin hanggang sa makapagbasa siya ng Quran. Idrakan minhu rahimahullah lidawril Quran yufufadlihi. Bilang pagtatanim sa kanyang isip at puso ng mataas na antas ng Quran at ng kainaman nito. So ganito nila tinuruan yung kanilang mga anak na bata ng pag-aaral. So ganito. So yung mga bata, yung mga anak ko, so ganito din ginagawa namin pag umaga. Nagbabasa sila ng Quran.
So gayto rin gawin niyo inshallah. Pero wag muna ngayon, baby pa yung mga anak niya. Pa si Ismael, mamaya ka na dumede, mag-Quran ka muna, hindi ganun. So ang bata na pwede nang pag-recite ng Quran pagkabe sa doon, mga edad ng ano, yun nga yung tamyiz. Yung edad na ng tamyiz, yung sila ay nakakausap na, kumbaga. So pwede na yung pagbasahin ng Quran. Bawo si Naaya, pwede na yung magbasa ng Quran, magkabisado, mag-recite. Yun yung tinutukoy dito, ha? Kasi baka sabihin ng kambal, turo ka ng turo, hindi ka naman nagpapabasa ng Quran. So tinutukoy dito yung sa mga bata. Ngayon kung may edad na, so pwede nang ano? Pwede nang mag-focus doon sa iba pang mga subject, inshallah. Pwede na mag-focus din sa iba pang mga subject, inshallah. Pero yun nga sa mga bata, yung naging kagawian, nakagawian ng salaf, magpapabasa muna sila ng Quran bago pa yung iba pang mga bagay. So kung inuunan nila yun, bago pa yung hadith, so maaaring ganun din sila sa iba pang bagay. So pagbabasahin muna nila ng Quran yung bata bago maglaro o bago mamasyal o iba pang mga bagay. Wakan al-awail, yahrisuna ida aslamu awladuhum lil-murabbin wal-muaddibin an yabdauhum bita'limihimil Quran. Yung mga pamilya noon ng salaf, na kapag ibinigay na nila, kumbaga, binigay na nila, kumbaga, yung kanilang mga anak doon sa mga magtuturo, iniwan na nila yung kanilang mga anak sa mga magtuturo, ay sinisimulan nga nila yung kanilang pag-aaral sa pamagitan ng Quran, alhamdulillah. Wa mimma yu'ayyidu dhalika anna Utba bin Abi Sufyan. So si Utba bin Abi Sufyan, awsa muaddibi waladihi, awsa muaddaba waladihi bikawlihi. So sinabi ni Utba bin Abi Sufyan doon sa teacher ng kanyang anak, alimhu kitab Allah, ituro mo sa kanyang aklat ni Allah, warawihu minal hadithi ashrafahu manishyari aafa. Turuan mo siya ng Quran at pagkatapos nito ay iulat mo sa kanya ang mga mararangal na hadith at mga pananalita na magdudulot na siya ay maging disente. So, inuuna talaga yung pagtuturo ng Quran sa mga bata, inshallah. Pero sa mga may edad na, so pwedeng hindi na ganito. Okay? So pwedeng ang ano, specialized na yung subjects katulad ng ginagawa natin ngayon. Hinati natin yung mga araw sa iba't ibang mga arkanul iman at iba pang mga subject ayon sa ating mga kailangan na mapag-aralan, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Meron siguro mga isang araw pa matatalakay natin yung natitirang bahagi nung pag-aaral ng Quran at sunod na chapter na dito yung ano, yung adabu tilawatil Quran, yung mabubuting asal sa pagbasa ng Quran. So yung tilawa, ito yung mismong pagbasa, yung nagbabasa ka mula sa mushaf o nagre-recite mula sa pagkakabisado, tilawa ang tawag doon. Pero yung ta'allumul Quran, kabuuan ito. Kasama rito yung pag-aaral, paano bumasa, pagkakabisado, pag-unawa rito at pagsasabuhay dito, inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.